Eh, ano naman ang FHD? Eh, di full hidden desire. Ano ba? Ilagay lang ng full eh. Di mo na alam. Full ka ba pala? Dilagyan ulit natin ang aircon ng lamig. Sa gabi nag-ride! Sa gabi nag-vlog! Yeah! Ipapay, pinchapay! Magandang gabi! Dito na naman tayo sa isang unboxing dito sa pinaka-understandable YouTube sa balat ng lupa, ang Sonen. Ang susunod na unboxing natin ay dapat na unboxing na noon pa. Taon ang binilang dahil ito ay natenga sa loob ng mga nakatambak na mga gamit sa loob ng mga isang bahay. Okay? Ito na ang ating unboxing. Isang action camera mula sa Cherry Mobile. Ang pangalan nito ay Cherry Action Cam Explorer 2. Explorer 2 kasi pangalawa na itong version ng Cherry Mobile na naglabas ng action camera. At makikita ninyo dito sa box niya, ito ay plastic. Sa likod ay makapal na karton at may karton na nakalagay ang kanyang mga labels at kung ano-ano pang kaya niyang mga features. Ito ay powered by Android sa loob. Hindi siya basta-basta na nakalagay na mga camera basta-basta lang. Ito ay Android na mayroong program doon sa loob. Biro nyo, noon pa, 4 years to 6 years ago, meron ng ganito. Pero alam nyo, hindi siya ganun kalakas. Pero on that time, okay siya at maganda siyang mga features noon. Okay? At tatanggalin na nga natin ang Cherry Action Cam mula sa kanyang karton. Ito ang kanyang karton. Magandang-maganda, mabigat, solid, maganda ang quality. Tingnan natin kung ang loob nito, magandang quality din. Kahit natenga na ng mahabang panahon sa mga shelf ng isang bahay na luma. Ayan, tatanggalin natin to at tandaan, ang mga bina-unboxing natin ay nire-recycle natin o kaya dinadi-DIY o ito ay tinatapon sa tamang basurahan. Huwag nyo po itatapon ito sa mga estero, kanal at mga ilog basta-basta. Ipakolekta nyo ito sa mga barangay ninyo at matatapon sa tamang basurahan. Okay, tatanggalin natin ang glass. Yan, magandang DIY ito. Ayan, no? Pwede. Ganda, di ba? Pwede ilagay nyo yung cellphone ninyo. Lagyan nyo ng silyadong mga silan. Another plastic, pwede ng underwater. Another idea na naman. Mamaya na yan. Later na yan. At mag-iisip pa tayo ng kung anong i-recycle at i-DIY dyan sa mga ganyan. Ngayon, ilabas natin ang isang karton na nakapaloob dito. Yeah, may karton siya sa loob na maliit. Tingnan natin ang laman. Dahil nabuksan nito, hindi na maayos o baka kulang-kulang na ang mga accessories nito. Basta tingnan natin kung ano yung nasa loob na lang. Ayan, may panglinis ng mga lente at mga glass. May parang fiber. Ayan, pwede parang linis din ng mga salamin na katulad nito. No? Okay. Ayan, may mounting pa sa mga handlebar ng motor o kaya ng bisikleta. Basta may tubo, ikabit mo. Okay yan ah. Basta ito sa tubo, ikabit mo. Okay yan. Ayan. Lagay natin dito. Ayan, tabi natin. Baka pwede nating ibuhos at kaayos na lang dito dahil puro plastic ang nasa loob. Wala na po siyang laman. Ayan. Dahil nabuksan na eh. Yun. Ito, malaking piraso din. Ito ay pang-mount sa mga windshield at ilalagay mo ang camera doon. Ito yung camera. Ito yung camera. Ayan. Nakaganyan. Sa mga tamang mga mounting at ikaw na ang bahala, parang Lego pieces ito. Ayan, magaganda. At kalidad din ng mga plastic. Pero minsan, hindi na nakaka-surprise kasi isang damukal na yung merong kang ganito. Pero okay pa rin, the more the merrier, maganda may dagdag, maganda merong mga flexibility na ganito. Baka makabuo ko rin ang selfie stick sa pamamagitan ng mga maliliit na piraso na ganito. Nakakatulong din kasi standard po ang mga size nito. Standard yung dito sa kabitan,
mga quarter inch na mga ano para sa mga camera, ganyan din para sa mga SLR. Ito rin yung boom, so ito rin yung pinakakabitan at standard din sa ibang mga GoPro mounts yung mga ganitong tornilyo. Kaya lang yung pag mga ganitong mga action cam na medyo budgeted at bababa ang presyo, mababa din ang kalidad, kaya ingat-ingat din kayo kasi baka kinakalawang o kaya napuputol agad, masyadong malakas ang pagkakapwersa ng mga lubak. Alam niyo na pag nagra-ride kayo o kaya nagbibisikleta, minsan madaling masira. Kaya ingat kayo. Ayan, isisecure niyo ang mga equipment ninyo. Kaya ngayon, titingnan natin ang laman pa ng karton. At ito na nga, yung mismong unit ng action camera. Okay? Kayo na po bahala tumingin kung blue ito o kaya green. Para sa akin, kombinasyon na to, blue-green na metallic. Maganda, di ba? At maganda ang pagkakayari, solid. Parang bakal yung baligid niya na parang may mga rough edges. At maganda ang paghinawa ko mo, maganda ang grip niya. Smooth ang metallic na ito, pwede sigurong palitan. Sa ibang nakita ko sa YouTube, ito ay kulay gold. At iba pa, ang brand, hindi Explorer 2, Estep. Estep po, pero hindi siya Cherry Mobile. Pag local dito sa Pilipinas, ito ay Cherry Mobile. Pag sa ibang bansa, Estep. Okay, basta yun. I-search na lang. Okay, tabi natin dito. Tabi natin ng mga iba pang mga accessories, mga mounting din, mga screw. Extra doon sa underwater casing natin. Saka isang tip sa mga nalulumang mga underwater casing o kaya underwater camera, kahit ano, mapag GoPro, DJI, 360, lahat ng rubber ay naghihimulmol. Paglaon ng parang sa gasket ng mga ref yan. Kapag naluluma ang ref ninyo, nawawala ang kalidad ng rubber na ito. Kaya siguruduhin nyo bago nyo ilublob ang mga camera nyo at mga equipment na may gasket na ganito, may quality pa rin. Yan, iti-testing ninyo, mga tissue paper muna, tapos ilublob nyo sa tubig kung hindi talaga siya pinapasukan. O kaya, magdalawang isip na kayo kung ito ay mismong camera mismo na pwedeng ilublob, magdalawang isip kayo kung okay pa ba ang mga gasket niya. Kasi, sa experience ko po, nalublobon na po ako ng camera na pang underwater talaga at nasira ito dahil pinasukan ng tubig ang kanyang sensor mismo. At nasira. Hindi na siya napakinabangan at hindi na siya nasalba. Kasi, ang tubig na pumasok lalo ay isang pangtubig alat, tubig sa dagat. Kaya ito tong tip na to ay isa base sa aking experience at mag-iingat kayo sa mga ganitong pagkakataon. As much as possible, ito ay walang kasiguraduhan na tatagal sa mga underwater. Sandalian lang po talaga ito. Sandalian lang at may duration lang talaga na pang underwater ang mga action camera ninyo. Kaya kung gusto nyo tumagal, medyo i-lessen nyo, lalong-lalo na ito ay nalulublob sa dagat. Ang tubig alat po ay isang napaka-corrosive na elemento dito sa tubig, sa bulat ng lupa. Kahit pinaka-stainless steel ay nagiging marupok. Kaya ingat kayo, lalong-lalo na kapag nalulublob ninyo ang mga underwater gadgets nito sa dagat. Okay? Kahit mga relo, madaling malusaw ang kanyang pagka-underwater. At isa pang tip, after nyo malublob ang mga gadget ninyo sa dagat o mabasa ng tubig alat, ay siguruduhin ninyong babanlawan ninyo ito pagkatapos. Pag natuyo yung tubig alat, alam nyo na, same ito. At yun ang nakakasira sa mga gasket. Eventually, pag lublob nyo ulit, mapapasukan na naman ng tubig siya sa loob na. Ayun na, dali ka na. Yan ang mahabang tip natin. At tingnan natin ngayon ang isa pang nasa loob. At ito ang charger. Siyempre, Cherry Mobile ito. Gumagawa ng mga cellphone. Cellphone din naman ang charger nyo. Micro USB po ang dulo. At natatanggal po kanyang ulo sa USB port. Yan. Pwede nyo po ilag gawing charger ng iba pang cellphone ninyo. Yan po ang charger ng Explorer 2 ng Cherry Mobile Action Camera. Ayan. Yan po ang mga accessories niyan at mga underwater casing inilalagay dito sa loob. At pwede rin nyo nung pindutin habang ito ay nasa loob din. Yun. Swak. Ayos. Diba? Ano pa ang nasa loob ng karton? Suyurin natin at isa-isin. At ito ay malapit ng maubusan ng laman. Isa na lang. Oh, ano to? Titulo ng lupa siguro. Kaya gift certificate. Pero ito ay manual lamang. Dahil di tayo nagbabasa ng manual. At alam ko sa inyo mga viewers kayo,
lahat kayo tamad magbasa ng manual, kaya itatabi na lang ito sa koleksyon ng ating mga documents, pati yung warranty card kung may warranty pa ba siya ng 4 na taon at 6 na taon ng pagkakalaga sa loob ng karton lang. At mukha naman siyang understandable. Parang YouTube channel natin, napaka-understandable. Okay, dahil lahat naman ay common na magpatakbo ng Android, mga ibang action camera. Okay, dito tayo sa unit mismo. Ilapit natin ang camera. Ang unit ay merong cover agad na protective covering. Na rubber. Pag hindi nyo ginagamit, lagyan nyo ng cover. Huwag nyo kayong tamarin kasi naka-closely ang lente nito. Mag-iingat kayo kasi pag sa mga wide angle, lahat yan in focus. So, kapag nagasgasan siya, kitang-kita yung hiwa, kahit maliit yan, lumalaki kasi nawawiden. Yun pa ang isang tip na nandito. Yan. Kasi, sa mga experience ko rin, marami na akong nagkaroon ng camera. Yung mga may wide angle na tatapyasan kasi minsan may katangahan din. Of course, sa labas tayo lagi, ay natatapyasan siya ng bato o ano-ano at nasisira na ang kanyang pagka-wide angle dahil meron ng harang dyan na tapyas o kaya smudgy na nasira. Ayan. Kaya ingatan nyo yung lalong-lalo na yung mga wide angle lens. Yung mga zoom lens, wala, okay lang yun. I-go over lang yun na kasi naka-zoom siya doon sa mismong tinitingnan niya. Etong mga wide angle lens ito, pa-wide siya. So lahat in focus. Pag hindi nyo ginagamit, lagyan nyo ng lens cap. I-on natin ang camera ng parang ganito. Yan, Explorer 2. Yun. Yan. Okay, di ba? On siya. Ito po yung on button. Meron siyang mode button dito. Meron din siyang wifi button dito sa gilid. Ayan. At dito yung casing ng battery. I-click nyo lang yan. Parang ganyan. At lalabas siya. Dito yung battery. Meron siyang nakausling plastic. Tatanggalin nyo yung battery. Tingnan natin. Ito yung battery. Ayan. Yan ang battery nyan. Ganyan kaliit. At pwede nyo isuksok ulit kapag gusto nyo gamitin. Ayan. Actually, etong unit na to dahil na-stock up for about many years, baka 4 years na naka-stock up ito, ginam start natin sa isang charger natin na heavy duty charger. At milagro, nag-on siya at napagana natin. Ayan. Napagana ulit natin. Ayan. So, dito naman sa tuktok niya, sa tuktok niya, yung record button or shutter button niya. So, dito, yung charging port at micro SD niya. Diyan nakalagay. Pipindutin niyo lang at uusli yung micro SD at kung gusto niyo ibalik, pindutin niyo lang ulit. Okay. Hindi po waterproof ang mismong camera kaya huwag niyong ilulublob sa tubig. Huwag niyo ring papaulanan kasi hindi talaga siya water resistant. Baka siguro laway resistant, okay lang. Pero lublob, ulan, o kaya kahit ano, huwag niyo pong ilulublob. Mahirap po, lalo-lalo na kapag luma na yung camera na tulad nito. Okay, ayan. So, on ulit natin kasi naka-off. Papayaan na naman tayo sa... Hala, ano yun? Nalaglag yung lighting natin. Ayan. Ayan. By the way, nag-e-edit tayo ulit ng video natin. Abangan ninyo ang ating bagong video lagi every week. Every Friday, gumagawa tayo ng video, naglalabas tayo ng video para sa inyo. Para mabigyan kayo ng mga tips at mga, you know, mga motovlogging, kaka safety tips, mga gadget na hindi nyo akalain dito natin ina-unbox. Mga luma, second hand, kahit mga review ng kotse, dito nyo yun makikita. At makikita nyo kung paano namin dini-DIY o kaya pinapandar o tinatapon na lang ng tama sa tamang tapunan at tamang basurahan. Okay? Kape muna habang tayo ay nag-e-edit ng ating mga bedyo. Bedyo! Ito na yung medyo extreme na lapit sa mga camera ninyo. Ito yung yeah, bye-bye, video pa. Ayan na nga, napagana na natin ang ating action cam mula sa Cherry Mobile Explorer 2. Okay? At mukhang maganda ang kanyang quality ng kanyang video. At i-on nyo lang ng ganyan at ito ay magre-record na. Meron kayo mga beeping sound pa rin at kayo nakangumusga sa pagkaka-record nito. Sa Gabi Nag-Vlo-Vlog,
Sa gabi nag-ri-ride! Sa gabi nag-vlog! Sa gabi nag-ri-ride! Ito ang Explorer 2 ng Cherry Mobile. Anong sa tingin ninyo? Pati ang audio at quality ng video nito. At mamaya, susubukan natin sa ating helmet cam kapag ito ay fully charged na sa ating mga charger. Ako po si Sonet at ito po ang susunod na mga eksena natin sa pagiging ma-action. Sa action camera! Sana nagustuhan ninyo ang aming unboxing ng mga lumang gamit sa isang lumang bahay. Ang susunod na eksena ay ito yung iseset-up natin sa ating helmet, ang action camera na ito. Kaya ito, sundan natin sa helmet camera natin. Ayan, dito natin makikita na kakabitan ulit natin ang ating helmet cam ng isang action camera. So, kailangan natin ng helmet mount na katulad ng isang ganito na nabibili nyo sa mga Shopee. Ito ay branded na Telesin. Yeah, Telesin. At ito ay i-strap natin dito ulit sa unahan ng ating helmet, sa chin, sa baba niya. So, ito ay naka-strap lang, na ganito. Clip-clip lang. Katulad niyan. Isusuksok natin doon sa minaka-rubber. Ito, maganda dito sa isang helmet na ito. Meron siyang suksukan na naan dyan. Kaya, hindi siya nakakasagabal kapag binababa mo na ang inyong visor. At, secure na talaga yung visor. Lalong-lalo na kapag ngayon, umuulan. Yan ang hahanapin yung future sa mga helmet ninyo na kung kayo ay nagmo-motovlog dahil nilalagyan ninyo ng mga ganitong strap-on ng mga mounting ng action camera. Madali lang naman ikabit ito. Ayan, papakita natin ng actual. Kung kayo ay naiinip, ipapass forward natin yan para sa inyo. Yan na, tapos na. Tigpitin natin ng konti. At tayo ay on the go na. Disclaimer lang po, hindi po tayo mag-i-install ng microphone kasi walang kabitan ng microphone ang Explorer 2 na ito. Okay, natali na natin at na-clip on ang ating matibay na chin mount. Alas magdadalawang taon na po ang ating chin mount sa pagkakagamit. At ito ang underwater casing o kaya rainproof casing ng Explorer 2. Yeah, medyo malapad siya compare sa mga ibang underwater o action camera na casing. Yan po yun. Malaki ito. Pero ito ay medyo manibes. Pero maliit yung isa na normal. Pero mataba. Yan lang ang comparison. Tinanggal lang natin yung pinagkakabitan na J-mount. Dapat meron kayong J-mount. Mga ganyan. Usually, pag nakabili naman kayo ng ibang mga action camera, ito ay common na. Ipapaganyan lang natin, ipapa-J lang natin, para kita nyo kahit papano, pag suksok natin ng ganito, ay makikita nyo kahit papano yung framing ninyo kung masyadong nasa handlebar, o kaya nasa kalsada, o kaya masyadong nakatingala mula sa langit. For sure naman, kapag tayo ay nagmumotor, nakaganon tayo, nakasub-sub yung paningin natin. So, medyo itataas natin yung angle ng konti. Okay? I-insert natin sa mounting na katulad ng ganyan. Yun na! Hindi naman masyado itong makaldag kasi nasa ulo. Pero lang kung ikaw ay bumalentong at tumalon-talon yung motor mo kasama ka. Kaya daan-daan lang tayo. Ride safety slow. Dahil nakamount na at tandaan na natin ang ating mounting sa ating helmet. By the way, wala siyang kasama yung parang frame lang, no? Kasi nakulangan na nga. Kung saan sana siguro na punta yung ibang accessories niya to. So medyo at least kahit papaano, okay pa yung kanyang mga accessories. Almost 90%. Na andyan pa. Kasama yung charger. Okay. At paano? Komportable bang isaksak siya? Ayan. Parang okay naman. Ganyan yan. Kiklip natin ng ganyan. So, kung kayo ay mag-motovlog, pang view lang, kayo ay komportable. Parang feeling ko, bumigat ang mabigat to ah. Mabigat ang kanyang
weight ng camera. Yung akin kasi, yung ibang action camera, medyo parang papel. Ayan, parang wafer. Ayan, napakagaang po. Advantage din, pero walang ka-feature-feature. Basta ma-monitor mo lang yung pinag-aandaran mo ng, ano, ng motor. Pero ito, parang gumanon yung ano ko. Parang kasing bigat niya ang isang maliit na cellphone. Ha? Pwede natin i-on. Ano ba? Kanyang button. So, habang nagmo-motor ka, kita mo pa rin yung screen dito. Ayan. Ganyan. Okay. So mamaya, good luck sa atin at i-full bat natin ito at i-charge natin ng tama para magamit natin ng tama. Mapakinabangan. Maganda kasi mamaya umuulan. Papakinggan din natin yung sound test kung okay, kung naririnig tayo sa underwater casing. Pero usually, expect mo talaga kapag nasa underwater casing, isang action camera, wala ka talagang maririnig na magandang audio. Yan. Kahit anong brand yan, kahit kung anong super lagyan mo. So bago tayo mag-ano, isang tip na naman, mag-microfiber kayo na mga pranela para malinisan ninyo ng mabuti ang lente ng camera ninyo. Ayan, napipindot ko. Naka-record na. Ayan. Ano kaya, kamusta kaya yung hindi nasa indoor na naka-ano, yan. Transfer natin dito sa... Kaya nakamusga kung ano ang audio niya habang nasa indoor na audio at naka-waterproof casing. Sa gabi nag-vlog, sa gabi nag-ride, hanggang sa muli, mamayang gabi. Yaba bye, bicha bye. Gabi ng vlog, sa gabi ng ride. Yo, ano sa tingin ninyo ang bagong ilagay nating Cherry Mobile Action Cam, no? Iyan ang sound niya sa loob ng water casing dahil medyo nag-uulan-ulan. Gumasala yung visor ko. Iyan na. Iyan ang mga problema. Tapos nagpa-pump-pumps pa, no? Yo, kaya dito ay nga magbigay. Nagmurahan na tayo. Tayo ay nagmurahan na, no? Nakakasarap talaga kasi yung mga topak sa kalsada, no? Topak na nga ako eh. May mga topak pang makikihalo sa akin. Okay na. Yo, yaba pa video pa. Puro butik. Una sana siya. Asana? Screen kapag nag-report na ganda yan. Matipid sa battery. Akala nyo may pupuntahan kayo dito? Akala nyo ang lilis-lilis ng kalsada na to? Kayo'y nagkakamali. Nakasignal na nga, todo ilaw ha? Yaw, yababalijabay. Ito ang testing natin sa night time. Almost solid sa gabi nag-vlog, sa gabi nag-ride, testing para sa testing dito, umaandar na 60 kilometers per hour na top speed natin, testing na action camera ng Cherry Mobile Explorer 2, yan yun. Yeah, bye bye, bye bye. Yun na, may mga na-insurrect sa aking likuran. Ang galing ano po, basta kalokohan eh, ang galing ano po, gabing-gabi, dito sa pila ka mag-gabi. Gamit ang Cherry Mobile Explorer 2 na action cam. Yeah, bye bye, bye bye. Walang ano to, talagang pure audio and sigawan. Narinig na ako yung naka-aircon na kotse. Potholes. Hindi na mo naman yan, no? Sige na, dumihan na tayo. Iya pa pa, pijapay. Lubak na, alog na utak mo, dumihan pa. Sige, wala nang malinis sa mundo. Uy,
Malalim yan, no? Parang bangin, no? Magamit ka signal. Woohoo! Tabingi! 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 Para sa'yo! Madilim ito! Yan ang madilim! Ito ang maliwanag! Peh! Yan ang motor. Ito ang sound. Ngayon kukunin natin mga document. Hindi tayo magkawal. Tapos doon eh. Ito talaga extreme low light na to ha. Ayan. Poste lang ang matapat ng mga ilaw. I-headlight natin na stock. Wala na akong duda sa audio quality niya kahit papano. Wala rin ano ha. Walang wind noise. Kasi nakakasing eh. O yung microphone niya. Natatakpan ng ano. Yung mga hangin natatakpan. Diba? Dami yung parada. Parada! Ah, yan ang full night. Night vlog. Kaya ngayon, naka-stock headlight tayo. At may wind noise. Sa totally na madilim na makakasadaan. Hindi mo alam kung maputik o madulas. Up ahead. Ngayon, magbabright tayo ng headlight na stock. Yan ang image. Ito sa action camera na to at malakas ang wind noise. Tumatakbo po tayo ng 60 km per hour. Yo! Yan na! Woohoo! Malakas po hangin sa mukha ko. Ha? Malakas ang hangin. At ito na ang ating auxiliary lights. Yellow version. Auxiliary lights. White version, auxiliary lights. Yan ang image dyan. Ito, yellow ulit. Yellow! Tapos magsisignal tayo sa kaliwa. Sa kaliwa tayo. City night streets ng Imus. Yan po ang testing yan. Sa image quality. Sa tuwing gabi. Dito sa Jerry Mobile na to. No? Jerry Mobile Action Cam. And medyo slow motion lang sa mga lagging lang. Ewan ko kung bakit siguro. Dahil siguro sa mga ano yan. Either sa memory card o sa sensor niya. Na nagpapabagal at gusto niyang maglinaw-linaw. Ako mismo na-impress sa image quality niya tsaka sa sound. Talagang pwede pagtiyagaan tsaka pwedeng ano, okay yan ah. Hindi siya yung basag, hindi siya yung mahina lang kasi nasa casing. Ito walang casing ito. Ang ano lang, ang nasa downside lang yung kapag dumidilim, nagkakaroon ng slow motion tayo. Ewan ko kung paano ma-rectify yun na ganun. Pero okay to. Ito, nagre-record ngayon ako dito sa Explorer 2 na to na action cam ng Cherry Mobile, no? Okay, hindi siya bad quality. At par quality siya kahit papaano. Eh naman kasing linaw talaga ng mga HD or mga talagang pampelikula. Pero pagtsatsaga, gusto ko nga yun kasi maliit lang yung kanyang konsumo ng mga memory card. Kapag ganito kahit ano, papaano, mapagtsatsagaan mo, ibig sabihin, malinaw. Hindi pa natin natetesting ito sa araw. Natesting lang natin ito sa gabi. Kasi mas maganda yun sa gabi. Pero pag gabing-gabi, katulad yung kanina, ito ay medyo nag-i-slow motion. So, kasi tinatry niyang ilinaw yung buong image eh. Kahit pa paano. Kaya lang, siyempre naman sa motor, hindi naman talagang steady ang takbo mo. Siyempre, tapos nakasa helmet pa ito. Ganun ako ng ganun. Kung saan tumitingin, siyempre. Parang wiper yung mata mo kapag nasa kakalsada. Kasi i-scan mo lahat ng mga tumatawid at mga lalo paggabi. Yun, dapat alerto ka. So, ini-slow motion niya yung video mo. Akala ko dun lang sa screen yun. Pero, nung na-record, naandun. Yan lang yung ano natin, ang ating mga nasasabi dito sa Explorer 2 ng Cherry Mobile Action. Okya! Yung, huwag kayong kabahan sa maneho ng e-bike. Kasi, makas yan. Akala nyo, pipitsu-pitsugin lang yung mga ganyang e-bike niya. Pero lakas yan, lakas marangkada yan. Lalo na kapag talagang iisa lang yung ano, iisa lang ang sakay lang. So mga cities natin, naka-auxiliary light tayo. Ayan, i-turn off natin yung auxiliary lights. Mag-depend tayo sa stock headlights, sa image na to, at yung ilaw ng mga poste. Maliwanag po dito sa Imus, karamihan sa mga old roads.
yung kalsada namin punong-puno ng LED lights, maliwanag po. Hindi po madilim din. Wala na akong duda dun sa audio quality niya. Mahina, pero hindi siya basag. Magandang quality yung kanyang yung microphone. Yung internal speaker nito, yun, akala ko nga, ganun din yung kanyang ano eh. Ganun din yung kanyang yung sound. Yung pala sa internal speaker lang ng mismong unit, yung camera. Pero kapag trinansfer mo naman, doon sa may ano, okay lang. So, kung ibobroadcast quality mo rin yung voice, okay lang din. Ang ano mo lang din, na parang kinkoy, parang ganyan. Okay lang din. Talaga naman. Dahil sa pagmamahal, kaayahatid sa bahay. Yababay, bichabay, ako po si Soned. At bagong gamit natin ang ating action camera na pamigay-migay lang. Ay! Iyap ang pipi-chapay. Medyo ano lang talaga. Medyo deado lang kapag gabi. Pero kapag bumaga, mukhang okay naman. Ganda ng ano din, ng stabilization. Ano naman tayo, parang wiper kung tumingin at palinga-linga tayo kung saan saan. No? Ibig sabihin, palinga-linga, hindi naman ano, magiging aware doon sa mga pagmamaneo natin ng motor. Ng motor. Oo, diba? Hindi naman yun dahil kung saan-saan tayo nakatingin na hindi konektado sa pagmamaneho. Kaya, katulad ng aso yan, titingnan ko yan. Titingnan din natin siya. Pero, sandali lang. Kasi may sinusundan tayong mga sasakyan sa ating unahan. No? Ano lang, alerto lang tayo. Yun lang yung napansin ko rito. Dahil kahit buhatin, kahit hawakan mo yung itong Cherry Mobile na to na ano, na action camera. Medyo may kabigatan sa. Ngayon, nilagay natin sa sa helmet din. Mabigat din. Ramdam ko yung bigat. Parang may cellphone sa na nakakabit sa unahan ko. Ganon. Yun lang yung pakiramdam ko. So, habang nagdadrive ha, earthlings natin ha. Yung mga papaya dyan ha. Habang nagdadrive at nagbablog kayo, dahil sa mga motovlog, huwag nyo titingnan yung screen ng GoPro nyo o kaya yung mga action camera. Kasi yun ay nakaka-distract. Ha? Yung angulo, bago kayo, i-adjust nyo na. Bago kayo umandar. Na, parang ganyan. Kasi kung hindi, iba yung vision nyan eh. Iba yung view nyan eh. Malayo yung view nyan. Pero yung mata natin, naka 50mm na sukat yan. Ibig sabihin, malapit. Talagang to actual, malapit. Yung mga GoPro, saka wide angle yan eh. Ayoyo! Walang eh. Sige na! Yo! Kitang-kita oh! Kitang-kita, mukhang maghahali ka ng jeep sa kayong kaninang ano. Anyway, ganun nga eh. Iba yung tingin ng GoPro. So, o kaya kahit anong camera na naka-wide angle. Kaya action camera na to, usually naka-wide angle para kita lahat yung nangyayari. Ganun naman yung purpose niya, pang landscape ba? Pero yung mga mga mata natin, ay matang pang tao ha, matang pang tao. Yan ay nakamalapit. Ibig sabihin, malapit naman talaga. Actual yun. Yeah. Dapat nakatingin kayo doon. Isa na naman tip yan dito tuwing gabi, lalo gabi, sa Soned Vlogs natin, Soned Motovlogs. Kapag nakakarating na tayo sa kalahating biyahe natin, upload na ito. Lakas ng tambutso. Nakakaasar. Nakakaasar ha. Sorry ha. Dapat pag maliit lang yung motor mo, maliit lang yung tulong mo. Ano mo yun? Hindi ka na nakakapollute ng tenga. Kapag hindi pa kayo dito na tayo sa kalahating biyahe natin, kapag hindi pa kayo nakakasubscribe ha, subscribe na kayo. Talagang liliwanag ang buhay nyo sa mga pinagsasabi nating kaisipan dito. Lalong-lalo na sa pagmamaneho. Ito ay hindi naman na tayo ay nagmamagaling. Hindi tayo nagpapaka-expert. So, talagang kung ano lang yung experience natin na maiututulong natin sa ating na libre. Libre po ito. Basta panoorin nyo lang. Ang hindi libre, yung pagbili mo ng load sa internet nyo. No? O kaya yung internet cable nyo, internet, yun ang may bayad. Pero pag nanood kayo sa YouTube channel at naklik nyo yung Soned, libre to. Kahit skip nyo lang yung mga ads na yan para madali-dali yung napapanood lahat ng buho yung mga
magagandang video natin. Sana maganda para sa inyo. At nakakapulot ng aral, no? Nakakatulong. Lalo yung mga tips na ganito. Kahit puro kasada nakikita ninyo, ha? Isa kasi nakakatamad magsingit-singit ng mga visual aids. Pero yan, gawin nyo na lang radyo minsan. Dito lang tayo nag-broadcast sa YouTube channel natin na Sonen. Malabar na tayo sa makarating sa ating parurohon. At sana safe kayo lahat. Nakablog ulit tayo gamit ang helmet cam at tingitingnan natin ang mga kakasadaan natin ngayon at talagang minsan delikado at mabutig at maulan, madulas, no? Sa mga at saka minsan, karamihan pala lalo sa Maynila, mga abe, ito ay bumaba. So yung mga scooter nyo, saka yung moto at yung mga iba, lalo big bike, nagiging jet ski. Yan, good luck din sa inyo, ha? Pero huwag nyo nang isusuong. Huwag nyo nang pagpipilitan. Kasi lalo sa mga FI, electronic yan. Ako, okay sa mga karburador kahit pa paano. Mechanical to eh. Tanggalin mo lang yung tubig niyan. Okay na. Patuyuin mo. Okay. Pero kapag nalubog yung mga electronic ECU niyan, nakao. Tried and tested yan, mga kaibigan. Ang kotse namin dati, no? Dahil sa baka. Pero lumubog namin kotse ay, sa karburador. Na-drain lang yung gasolina, na-drain lang yung karburador, yung may kung ano man yun, napatuyo lang. Yung langis, lagay ng bago, patuyo. Okay na. Go. Masira lang dahil hindi ginagamit. Pero kapag modern mga bago na electronic, lalo mga motor, scooter, mga FI, nako, kapag nalubog yan, malaking sakit ng ulo at gasto. Okay, please like, share, subscribe na lang, ha. Always on ahead at mga kalubong na tayo, higing kamote. De, one way naman talaga pa, ipitcha pa eh. Sana nagustuhan ninyo ang aming unboxing ng mga lumang gamit sa isang lumang bahay. Ako po si Soned. Magandang gabi. Hanggang sa muli. Paalam. Cherry Mobile. So Cherry Mobile. Yung maganda ng Cherry Mobile. Yun, no? Kala ko Friday na eh. Wala Lunes. Umibira na kami. Wow! Baho! Bango! Woohoo! Baho! Baho ulit! Wow! Inline 4! Ang tulog ng totoong ano? Hindi yung sa tablet yun. Hindi mo papantayan ang aking kapangyarihan! Tayo na sa Padre Raymond! Yeah, Papa Pidja Bay!